Alright mga kamugil, so magandang hapon. Yan, nagtatiles tayo mga kamugil, nakikita nyo, ginuhitan ko siya. So yun po yung harap ng araw mga kamugil, ginuhitan ko siya. Para kung sakaling malagyan na natin ng pandikit yung ating tiles, yun na lang guhit yung ating hahanapin kung saan natin siya ipapatayo o ipipisto. Para lahat ng mga sign o mga numbers man yan, is masusunod po no yung guide ng ating tiles. Kailangan po yung masusunod mga kamugil. And then kung nakikita nyo, naglagay po ako ng pandikit dyan sa tiles mga kamugil. No? Importante po yan. So pwede tayong gumamit dyan ng tile adhesive, pwede din purong siminto. So yan, kunting kaalaman at kunting trivia lang sa inyo mga kamugil. Ang tile adhesive po ay may halo po yan siminto. No? Yung iba po, hinahaluan pa po nila ng siminto yung tile adhesive. So may halo na po yung siminto yan tile adhesive mga kamukil, tapos yung hinahalo dyan is giniling na limestone po, and then may kasama pong chemicals yan na dalawang uri ng chemicals yung nilalagay dyan. So nalalaman ko to mga kamukil kasi ako po yung nagtratrabaho dati sa isang tile adhesiban, no? Skin coat, yun po yung aking trabaho dati, no? So nasa production po ako, kaya alam na alam ko po yan kung paano gawin yung tile adhesive na yan. So yan, sa dalawang sakong siminto mga kamukil, sa bawat batching ng aming pagkagawa ng tile adhesive, dalawang sakong siminto, anim na sakong tile adhesive po yan na tagpi 50 kilos yung aming ihahalo, and then may dalawang klaseng chemicals na ilalagay namin dyan na hindi aabot sa isang kilo, nasa mga 0.6 grams lang po yung bawat chemicals na aming ilalagay dyan. So and then bago namin yan ibabag mga kamukil, may QC kami napupunta, ididikit muna yan, no? Gagamitin muna yan within 5 minutes kung titigas na siya, no? Kapag lalampas siya sa 5 minutes mga kamukil na hindi pa siya kakapit, backjab po yung aming mixing. So kailangan naming ulitin yung aming mixing. So yun po yung pamamaraan sa pag-ano ng tile adhesive. Okay, ito yung ituturo ko sa inyo mga kamukil kung paano mag-tiles sa wooling, no? Yung iba kasi dyan gumamit pa ng mga label bar, may mga tansi pa, right? So ako mga kamukil, wala na. Ayan, kung napapansin nyo mga kamukil, yung tiles sa flooring una, dilalapat ko yun ngayon, yung tiles na ilalagay ko sa wooling. Yung habol ko dyan mga kamukil, para makukuha natin yung reference kung gaano pakakapal yung ating itatapal doon sa ating wooling. Yan, kung nakikita nyo, pantay na pantay siya sa tiles sa flooring, di ba? So kung makikita nyo sa bandang dulo, ayan, mula doon sa wooling natin, may distansya pa siyang 1 inch mga kamukil, ayan kung nakikita nyo. Yan po yung ating reference na ating tatapalan mga kamukil sa pamamagitan ng ating tiles, dulo ng tiles, hanggang dyan lang po tayo magtatapal, no? So yun po yung isa sa pinakamadaling paraan kung paano kunin yung tuwid sa flooring mga kamukil at tuwid sa wooling, no? At syempre mga kamukil, yung pinakaunang gawin natin pag magta-tiles ng tayo ng lababo, una kuha tayo ng reference. Saan tayo kukuha una ng reference? So mula sa flooring ng ating lababo, sukat lang po tayo ng 3 to 4 cm kung magkano yung gusto nyong gagawin mortar, no? Magkano yung kapal na mortar na inyong ilalagay dyan sa inyong flooring. And then pag nasukat nyo na yan, halimbawa 0.5 mm yung gusto nyong kapal ng inyong mortar para manipisan lang. So kasali tiles nasa 1 cm na siya, halimbawa lang yan mga kamugil. So yung 0.5 mm mga kamugil, dadalhin nyo yan sa taas. Kuha kayo ng 60 cm kasi 60 by 60 naman kadalasan ang gagamitin tiles sa lababo, no, para malapad. And then yung 60 cm na yon, i-level nyo yan sa kabilang dulo. Yun po yung magiging reference nyo, no? So pagkatapos nyo ma-level mga kamukil, mula na naman sa 60 cm sukat kayo pababa. So yung natitira dun sa sukat na yun pababa, yun yung lalagyan nyo ng tansi, no? Lalagyan nyo ng tansi yung sukat nyo sa baba dito sa kabilang side at sa kabilang side naman sa corner, para yun po yung ating guide na pagpatong natin sa tiles, kailangan lahat ng mga tiles naka-level dun sa tansi, no, sa baba. Para ang purpose natin dyan mga kamukil, pagpatayo po natin ang ating tiles na nakapatong siya sa tiles natin sa flooring, pag nagta-tiles na tayo sa wooling, pagpatayo natin ang ating tiles sa wooling, is pantay-pantay po silang lahat mga kamukil, no? Wala pong makikita natin pagdating sa dulo sa tiles ng ating wooling na umuusli, bumababa, no? Ang dahilan po kasi mga kamukil kung bakit may umuusli na tiles dun sa wooling natin, may bumababa, kasi po
hindi po pantay yung ating tiles sa flooring. So yun po yung isa yung dahilan mga kamukil. Kaya ako mga kamukil, pag nagta-tiles ako, pinakauna ko talagang kukuna ng guide o i-perfect ko mga kamukil, iskwalado yung flooring. Kasi pag nakuha na natin yung tamang patag sa flooring, pag patong natin ang ating tiles o nagta-tiles natin sa wuling ng ating lababo, is pantay-pantay po yan lahat at napakadali na lang pong trabahuin. So yan, naglalagay na naman ako ulit mga kamukil ng pandikit sa ating tiles doon sa ating mortar para mas lalo siyang matibay mga kamukil, no? And then hindi na ako gumagamit ng level bar mga kamukil kapag nagta-tiles ako ng wuling sa lababo, no? Iskwala na lang po yung gagamitin natin dyan kasi minsan yung level bar mga kamukil sumasabla yan, nag-i-error yan, no? Sa iskwala kasi mga kamukil nakakasiguro tayo. So paano ba tingnan na magiging tama ng ating iskwala, no? Na tama na siya, na nakukuha na natin yung saktong tuwid sa ating tiles sa wuling. So mamaya makikita nyo mga kamukil. Ayan, napapansin nyo. So yan, nakalapat na kaagad yung ating tiles dyan sa yung tiles natin na ilalagay natin sa wuling, nakapatong na siya sa tiles sa flooring. Para pag ididikit na natin yan, bubuhatin na natin ng kunti, papatayuin natin, tapos idikit na natin sa wuling. Ayan, napapansin nyo, naangat ko na siya. Tapos dikit na lang natin. So napapansin nyo yung tiles natin mga kamukil, lapat na lapat siya sa flooring ng ating tiles, no? Yung tiles natin sa wuling nakakalapat talaga dun sa tiles natin sa flooring kasi nagkuha po tayo ng tamang reference dyan sa ating pagtatile sa flooring. Kaya pantay-pantay po sila lahat. Kaya yan po yung sinasabi ko, kailangan perfectin nyo yung flooring talaga, pinaka-importante, no? So yung iba nakikita rin natin inuuna nila yung pagtatile sa flooring, no? So depende na yan sa inyo kung saan kayo nasanay. So yan po, no, nakikita nyo, well, hindi po level bar yung ginamit ko, iskwala po siya. So palatandaan mga kamukil, nakukuha ni saktong tuwid kapag lumapat na lahat, patayo at yung pahiga na iskwala dyan sa tiles natin, ibig sabihin pantay na po yan mga kamukil, no? Tuwid na po yan. Kapag ka hindi po lumapat yan mga kamukil dun sa ating tiles, ang iskwala natin may isang part na hindi siya lumapat, ibig sabihin hindi yun yung tuwid niya, kailangan yung ulitin. Right? So ayan na siya mga kamukil, natapos siya ng isa't kalahating oras sa pagtatiles na yan. So bukas yung sink mga kamukil, bukas ko pa ilalagay, no? Kakatingin ko na lang. So ayan, Master Bonnie, pinapalitadahan na yung gilid para bukas mapriminga niyan sa kesame. And then Master Boyet, pinaploringan ko na kagad sa ilalim ng ating lababo para bukas itatiles ko naman yan mga kamukil, no? Madali ang kasi itong mga kamukil para may magamit na din yung may-ari bukas, no? So medyo pahirapan na kasi yung isang lababo mga kamukil, sisirain yung malapit sa hagdan, no? Kaya mahirap ng paghugas ng plato doon. So yan na po yung forma mga kamukil, no? Pasya na lang yung kulang ikakabit bukas. Thank you mga kamukil, maraming salamat.